Mainit pa rin pinag-uusapan sa halos lahat ng social media platforms ang naging pahayag ni Alex Gonzaga tungkol sa artistang matanda na sinisigaw-sigawan siya noon sa pinagsamahan ni ng teleserya. Ikinukwento ni Alex ang traumatic experience nito sa kanyang podcast sa Ano Na, Catherine. Idinitali rito ni Alex ang tungkol sa senior co-star na tinalakan siya dahil sa late tumating ang TV host. Walang pinangalanan si Alex kung sino ang tinutukoy niyang artistang matanda, pero marami ang nagbanggit na si Dina Bonnie V ito. Nagkataon naman na pinag-usapan din ang revelasyon ni Dina sa isang interview ukol sa nakatrabahong younger co-star na pinagsabi niya dahil sa diva attitude. Umano nito sa kanilang set. Narito ang kanilang mga pahayag. Dati yung pasok talagang I gave her help. Talagang sinabihan ko siya, who do you think you are? You're famous? Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Your call is at 9 and you come down from your van at 12 na nakapajama? Really? Sabi ko sa kanya, hindi pa pinapanganak ka magbabasto sa akin. If you want to continue taping this soap like this, do it yourself. Eh yung leading man ko doon, ganun din, yeah, tell her, Miss D, grabe na, grabe na. Hindi ko na in-name names, pero talagang... Sikat siya. Ngayon, hindi. Sa tingin ko, hindi. Diyan lang siya. Clue na lang. She didn't really like make it like big. Eh kasi nga attitude eh. Yung parang... Grabe ha, parang feeling mo ikaw na yung reyna dito. Pero lahat kami, kasi mga senior stars kami noon, tapos talagang pinaghihintay niya kami lagi. Aalis siya pag lunchtime, babalik siya, alas 3 na, basapin mo, parang low. Tapos kami, intay kami ng intay. Ayan kami sa... Sabi na nung leading man ko, tell her na, Miss D, come on, you know, let's not allow her, ganyan, ganyan. I'm so tired, ganyan. Kasi nasa, pagdating niya, sabi ko, where are you going, Tito? Sabi ko, we're ready to leave. What did you think? We were born to wait for you? Excuse me, who do you think you are? Sabi ko, are you somebody? Excuse me, you haven't made a mark. Have you proven yourself at least in acting? You can't even cry. Anong sagot niya, Miss B? Cry siya. Parang sumbong niya daw ako sa mami niya. Sabi ko, sige, puntahin mo dito. Sabi ko, ano, mag-showdown kami ng nanay mo. Ayun, so sa kakaganyan niya, nauusan pa siya ng isang supporting actress. Kapamilya ba yan, Miss D. Erka Puso? Ay, naku, huwag na. Huwag na tayong manira ng iba. Ayaw ni God. So there was a time when I was in my 20s, early 2020, magta-21 ako. I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda. Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Kasi akala niya, galing ako sa bahay, late lang ako. Hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya. And then after how many years, she's painting me as the bad guy na deserve ko. Nung pinapanood ko, parang, I think, hindi ako yan. Pero parang, yung kwento ko yung sinasabi niya, pero mali yung kwento niya. Di ba may mga ganun? May mga tao na who did you wrong or who traumatized you. And then you won't even talk about it. Parang you would just let it be. And then pag sila pa yung nagkwento, sila pa yung mabait, ikaw pa yung masama na parang ibang-iba na yung kwento. So, isip ko, anong kailangan kong gawin pagka ganun? And then ang dami umaagree. Wala. Kasi alam ko naman yung katotohanan.